wala nang kabuluhan para sa sambayan ng Pilipino. Yun na lamang mga siguro, katulad niyan, kahapon eh, nagkaroon sila ng... isang gabi. Ng party. Nag-party pala sila, no? Thanksgiving party. Oo, party ng mga nabigo. Ayan po, ha? Pati pala nabibigo, nagpa-party yan. Ngayon eh, ano sabi ho? Dito, eh, kumanta ng kumanta. Si Pinoy, yan ang mga... Tapos si Duterte, pupulaan nyo. Nang kung ano-ano, pag may sinabi, eto, ano tawag mo dyan? Di ba si Raulo niyang mga ganyan? Alam nyo, lahat ng tao, merong ano yan, scientific studyan, na ang tao, merong sandali, lahat tayo, may sandali na pwede mong tawagin baliw. O, dumadating yun, araw-araw yan, sa loob ng 24 oras, merong isang sandali ron. Eh, subukan mo lang yung mga media na nagmamagaling. Oh, painumin mo yan sa gabi. Lalo na yung mga nasa desk. Ha? Doon makikita mo maraming si Raulo. Nasa periodiko, mga kaibigan. At saka yan pa mga bastos. Di ba? Kaya sabi ni Duterte kahapon sa kagabi sa presko niya, oh, pinutol eh. Ha? Ano na, sinusupress eh, yung presidente. Isipin mo yan? May mura siguro. Kaya... Hindi, kahit na eh. Kahit na may mura, hindi dati naman may mura. Paano ang haba ng kanyang paliwanag at hindi siya umatras sa hamon ng media ng mga nagmamarunong? Ha? Sa Channel 4 buo. Oh, sa Channel 4, oo. Saka maganda ang ano, malinaw. Ngayon? Oo, malinaw. Doon ako nakapanood kagabi. Hindi, kung may malinaw na television, dapat yung Channel 4. Oo, oo. Kasi bago yun eh. Tsaka, bago mga transmitter niya, mas high-tech pa yan kaysa sa ibang istasyon. Oh, mga kaibigan, ngayon eh, eto mga si Raulo sa Malacanang, nag-concert, sila-sila. Ayan, oh, eto mga kumita na. Eto mga bayad na. Ha? Kasama si Noel Cabangon. Itong si Noel Cabangon, pagka gusto mong makatulog ang audience, ito pakantahin mo. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, pagka gusto mo maghatid sa huling hantungan, tawagin mo si Basil Valdez. O, pero pag magpapatulog ka, si Noel Cabangon ang kailangan mo dyan. Ayan po, nagko-concert kung ano-ano pinagkakanta. Ha? Nagkantsawan pa yung dalawang kalbo. Ha? Kinantsawan niya si Abad na kalbo, eh kinantsawan din siyang kalbo ni Abad, di ba? Iba nga lang ang pagkakasabi. Ngayon, eh, yan ho, eh, ginawa nila yan talaga para ika nga po, eh, mapansin sila ng media. Kasi nakita ninyo, ang daming sinasabi ni Pinoy, pero hindi na interesado. Bakit? Wala na ho eh. Wala nang kabuluhan, kumbaga. Ang sabi nga, aanhin pa yan damo kung patay na yung kabayo. Eh kaya mo na lang nilalabas yan eh. Eh dahil sa wala na kayo sa gobyerno, eh, gusto ninyong makabawi sa mga atraso ninyo. Hindi ba? Para makalimutan yung, sa pag-aakala ninyo, makakalimutan yung mga kapalpakan ninyo sa gobyerno. O mga kaibigan, di ba? Ayan, kitang-kita mo kung sino mga nakinabang, yun. Yun yung mga kasama niya. Tapos na yatang umiyak si Maroas dito, no? Sa litratong ito, ng Inquirer. Mga kaibigan, ha? Yan po. Ang sabi naman po, sa isang balita, yun daw mas maraming ano ngayon, membro ng Liberal Party. Oo. Ang nagtalo na sa ruling, kasalukuyang ruling party, PDP. Yung PDP, yung na dati ano, tatlo lang. Si Boy Umali, ha? Yung sa Mindoro, best naku, friend ni ano yun, ino-ino yun. Saka treasurer yun ng Liberal Party, di ba? Ang daming pakinabang na inabot nun. Pamilya sila. Oo. Kung maipuesto sa gobyerno, di ba? Pamilya Umali. Eh, tumalo na rin. Oo, kasama siya sa Tumalon kahapon. Aba, eh, wala na palang Liberal Party. Wala na. Si Drillo na lang. Tsaka si Lenny. Oo. Ha? Ay, paano ho yan, mga kaibigan?
Wala na eh. Sabi nga namin, Sheikh, sino una nagsabi niyan? Kami. Yan ang mga, kasi yan ay mga natural na ano yan eh. Realidad dyan eh. Ganyan ang pangyayari. Oo, kaya nauna na naming sinabi pagkatapos na ng election, immediately after election, eh sigurado ito magiging mga tanawin ho sa politika. Yung paglipat, yung dating tatatlong PDP laban, ngayon yun ang ruling majority. Daan-daan na sila ngayon. Oh, mga kaibigan ha, ultimo pala yung mga kasi may kaso yung umaling isa, di ba? Oo. Kaya yan, may mga agenda yan eh. Ewan natin kung ang sabi naman ni Duterte, huwag niyo ko utuin. Di ba? Ang katunayan, hindi nga siya sumipot doon sa ano eh, sa inauguration eh. Sa proclamation. Hindi siya sumipot doon dahil alam niya, puro plastikan lang yun eh. Ha? Eh galing na rin siya roon sa Kongreso eh. Alam niya na didila na naman sa tumbong niya itong mga tapos ng ika nga sumabsab sa gobyerno ni Pinoy. Si Irisi kaya lumundag na? Hindi pa naman. Hindi pa ba? Lulundag din yan. Walang hiya yan eh. Si ano, Egay Irisi sa Caloocan. Kung ultimo nga si Erap, gusto lumundag eh. Hindi lang makapasok eh. Mga kaibigan, di ba? Ang uuto ngayon, no? Uto-uto, ha? Yan po, ha? Yan ang masaklap. Wala nang matitira kay Noy-Noy. At ako, hindi ako naniniwala na itong mga ito, magplano man ng katarantaduhan ito labang kay Duterte. Kasi mga trabaho nila yun, dyan sila kilala eh. Kapag kayong may pagkakataon na iluluklok si Lenny Robredo, eh wala na silang kamandag. Ha? Mga kaibigan, dahil doon wala na sa kanila yung sabsaban eh. Ha? Ayan po. Eh sana lang totohanin lahat ni Duterte ito pong kanyang kwan. At kami, ako ha, ako personally, walang sinabing mali si Duterte. Wala. Kung ang pag-uusapan natin eh, yung tungkol po sa kanyang muling pagsagot, paninindigan niya sa pagsagot niya tungkol dun sa media. Eh kasi ho, sa pakiramdam ko, hindi ako tinatamaan eh. Doon sa mga sinabi ni Duterte. So ano dapat kong ireklamo? Ha? Eh mga nang-uuto pa, magkakaroon daw ba ng magandang relationship? Bakit? Kailangan ba may relationship? Ha? Para ilabas ninyo sa periodiko ninyo? Mga kaibigan, ha? At ito namang bagong uupong PNP chief, ha? Ang sabi niya, lahat ng pulis na sangkot sa illegal drugs dapat pagpapatayin. Mm-hmm. Ayan po. Kaya kahapon yata yun, natagpuan yung droga. Abandonado. Na inabandona na lang sa Maynila. Eh sino nag-abandona nun? Ha? General Nana, si Jude ba? O ikaw? 10 kilo yun. Balbon eksene. Kasi daw, kaya iniwan, nasusundan na ng mga pulis. Nasusundan niya na pala. Ba't di niyo nakuha yung tao? Di ba? Kalukuhan eh. Naalala ko na naman yung sa Subic. Ganon din yun eh. Houdini, no? Nahuhuli yung Shabu, pero nakakawala yung mga kwan, yung mga kriminal na may-ari nung Shabu. Yung pati yung ano rin? Remote control. Umaandar, walang tao. Kininda ninyo, ganun ba yun? Para ano, matchbox, no? Diba? Eh mukhang nakahalata na si Duterte. Di ba nakita may reaction kagabi? Ito yung si... Nailing eh. Nako, mga kaibigan, sana magkatotoo, hari nawa. Ha? Yan ang ipagdasal nyo. Ipagdasal nyo lahat ng mga ipinangako ni Duterte at saka nitong sinasabi ngayon ng Philippine National Police. Na itutumba lahat itong mga, pati mga pulis, ha, nasangkot. Eh, una naman sinabi ni Duterte, inutusan niya, yung papatay dyan sa general, yung pinakamababa. PO1. Yung pinakamababa, basta general, ang papatay dyan, yung pinakamababa. Ganon din yung kanyang marching order sa MBI. Pag may mga sangkot, na ahente kayo dyan, patayin nyo. Diba?
Yun ang sinasabi natin. Kumbaga sa paglutas ng problema, yun eh. Meron ka pa bang ibang alam? Ano, korte? Gaano karami na ang pininsala niyang pamilya, sinirang buhay niyan. Sinirang kapalaran, kinabukasan ng mga kabataan. O, gaano karami yun? Yung ba eh, mga kaibigan, matatawag niyo pang proseso ang kailangan pagdaanan niya mga yan? Ha? Eh kung lalaban yan, di patayin na yan, di ba? Eh para sa akin, kung talagang siguradong yan ang mga drug lord eh. Kung sigurado eh, bakit kailangan pang... Lumaban man o hindi. Lumaban at hindi yan eh, mga kaibigan eh. Tapusin na natin yan dahil yan, pag ginamita mo ng proseso, talo pa tayo eh. Kasi yung proseso rito may presyo eh. Oo. Oh, gagamitin niya yung kinita niya. Parang yung magnanakaw lang yan sa gobyerno. Oh, magnanakaw, malakas ang loob nila, si Erap. Oh, ngayon, kinakabahan si Erap. Di ba? Pero nung, pagka si Erap kasi, lumusot yung isang drive niya na panluloko, dire-direcho yan eh. Eh ngayon, hindi pa makalusot. Kasi di pa wala, hindi pa kinakagat kahit anong sabihin niya. Eh, oh, no? Ganyan ang klase ng mga masasamang tao. Yan, oh, habang nakakalusot yan sa atraso nila, sa kasalanan ginawa nila, lalong lumalakas ang loob niyan at yan, hindi madadala yan. Kumbaga, ang pinakatigil niyan talaga, hinto eh. Di ba? Ang pinakatigil lang niyan, hinto eh. Oh, eh kasi huminto na eh. E di tigil na yun, di ba? Huminto na sa paghinga. Oh, ganyan yung ano eh, yung mga, yung ibig sabihin itong ano eh, si Bato. Mm-hmm. Si General Bato. Huminto na kayo sa paghinga. Ang pinakatigil lang talaga niyan, eh hinto. I-demanda mo yan, di ba? Eh ang daming pera niya, ang gagamitin ng pera, ba-absuelto pa yan. Mm-hmm. Patayan na. Tama. Sinabi niya ba yun? Kanina, interview. Hindi parang kinukuha lang niya sa atin yung sinasabi. Hindi ba sinabi na natin yun? Bago nag-press ko si Duterte kahapon, siya muna. Siya muna nag-press ko. Ang gagawin niya raw, katokbahay. Naalala mo si Mayroon. Yung pinta, siya naman katok. Katok-tok-tok. Pag nakausap yung landlord, huminto ka na. Pero pagka pagkatok na, lumaban, papatayin na. Alam mo, ibig sabihin nun, patayin yun eh. Basta kumil... Siya pala ang pumalit, papalit kaya no, Giovanni Calvo. Katok-tok-tok. Katok, mga misis. Pagkatok na, yun sasabihan daw. Huminto ba, ka maganda na. Maganda yun ah. Pero kung lalaban, personal ah. Papatayin. Personal delivery, ha? Eh, hindi pa, ang hindi pa inaanal. Wala na ba siyang suot na kapa? Parang si kamatayan na lang. Ewan ko lang kung hindi pa napapakinggan ng nakakarating yung nasabi natin, anong kay Duterte. Na kasi sinasabi na iba, lalakas ang kwan, ang negosyo ng punerarya. Ba hindi lang yun. Magtayo na rin kayo ng limousine service. Limousine service. Yung maghahatid sa huling hantungan. Kasi kukulangin eh. Oo. At ang mga isasakay ho dito sa limousine service, eh puro nakahiga. Hindi ho nakaupo ha. Nakahiga lahat ang pasahero niyan. Eh pagkulang ang limousine, paupuin nyo na iba. Ano nga yan eh. Anong tawag nito? Eh negosyo nga yan eh. Isa-isa lang kada limousine. Isa lang. VIP ka pa. Oo, eh pag umarkila ka niyan eh, limousine, markila ka sa Amerika ng limousine. Siyempre, isa lang, eh, dito lang naman wala niya. Sa mga hotel yatang malalaki, meron eh. Pakikinabangan niyo kasi lahat ng limousine ng hotel, naka-standby lang eh. Bihira kasi dito yung ano eh, gumagamit ng ganyan, hindi ka mukha sa Amerika eh. Pag kami nagkapera doon, may pupunta ang importante, limousine ang tinatawag. Ayan po, ha? Ang sabi ni, ano, ni nung polis, si ano? De La Rosa. General De La Rosa. Ano pa sabi? Hindi ko kasi nakuan eh. Inabot, hindi ko alam na magpe-press kung si ano eh. Hapon siya eh. Agabi na ako nag, ano eh. Yung mga polis, sabi niya, yung mga addict dyan, eh, umalis na kayo, magtapat na kayo, kilala namin. Kung kayo, pwede pang i-reform, pero kung lalabang kayo, Huwag nyo nang balakin. Huwag nyo na.
na kayo magtangka. Niisipin eh, huwag na. Mga kaibigan, ano ha? Patayin yan. Ayan. Ito, pagkatapos daw ng Oplan Katok, ayan, ha? Ayan. Mag-ipapatupad ni De La Rosa yung ano yung implementation ng mga halimbawa nakakuha sila ng warrant ng search warrant para halughugin yung mga kwan committee na tagong mga droga, di ba, sa mga yan yung kakatukin ka sa loob ng bahay. Eh nung araw natanda mo nung ginawa ni Mayor Lim yan, pintura, dinimanda si Lim dyan eh. Oo, human rights violation. Oh, natalo nga si Mayor Lim dyan nung sa Supreme Court na dinisisyon na ng Korte Suprema. Natalo eh. Eh, imbes na suportahan, dadaanin ka sa ano eh, sa proseso. Oo. Yung proseso naman natin, sana kung yung prosesong yun eh talagang gumagana. Eh hindi, gumagana yun, pabor sa ano eh. Sa mga kriminal ang napapaboran. So ito ngayon, mas matindi ito. Itong naisip na itong Oplang Katok ni ano ni General Bato. Okay din eh, no? Oo, galing. Pagbukas ng mata mo, nasisilaw ka sa ulo eh, no? Kintab. Noon daw panahon niya sa Davao City, noong naging happy siya, itong si General De La Rosa, mga kaibigan, eh maraming mga illegal drug personalities lumaya sa Davao at bumalik sa Marawi tsaka sa Cotabato para hindi sila mapatay o maaresto. Yan po ha. Sabi sinasabi niya, the policemen can come to me anytime. I will fight with them. I will die with them. I will operate with them as I do not intend to stay inside my office only. Yan. Baliktad si General Nana eh. Operatiba talaga itong si ano. Oo, oh, talagang Bato. Ito eh, performer. Kumbaga sa entertainer po, eh talagang performer po ito. Ha? Para bang mga kaibigan eh, malarinko puno. Total entertainer po ito. Eh, tignan natin. Yan ang mga gustong-gustong kuwan eh, diyan ano eh, inip na ang publiko, ang mga mamamayan na ano yan na maisakatuparan. Ha? At maging makatotohanan na. Dapat 'yung mga photographer ngayon. Oh. Uminom na ng vitamins. Bakit? Kasi maya-maya may responde niyan eh. Oo. Oh. Marami yan eh, katulong. Yung mga police, ano, reporter, photographer, dapat ngayon magpalakas na sila. Eh, hindi, nagsasyabo naman yung iba dyan. Paano mapapagod dyan? Diba? Responde na responde ngayon ako. Baka ibang responde yun. Papagod kayo. Responde ng shabu yun. binanggit kagabi ni Duterte. Ay, may patong sa drugs. Alam ko naman, marami reporter dyan eh. Into drugs eh. Oh, mga kaibigan, sinabi. Eh, sino nagsabi nun? Hindi ba tayo? Nagtataka ako, listener yata natin yan. Tulog pa siya. Duterte? Oo. Eh hindi, naka-live streaming tayo eh. Oo nga, yung replay. Oh, mga kaibigan, eh lahat ng sabihin namin, parang dito lang kinopya ni Duterte. Di ba? Ayan po ha, talagang may mga sangkot sa drugs na nasa media. Mamaya sa ikalawang bahagi po natin, gustong pag-usapan talaga yan eh, mga pinagsasabi ni Duterte. Ha? Bilang reaksyon niya dun sa mga, ano, mga akala mo, kung sinong kwan eh. Dinidibati pa siya ano eh. Oo, ha? May mga nagtatanong. Kala mo, marami ng pinagdaanan eh. O, Diyos ko eh, prangka si Duterte. Tsaka hindi, tingnan mo lang yung edad mo. Mm. Yung edad mo na lang, kung di mo nirirespetong presidente si Duterte, ilang taon ka na ba? Ilang taon si Duterte? 70 plus yan eh. 71 si Duterte. Saka ikaw ilang taon ka, ibig sabihin, mas maraming karanasan sa iyo yan. Tsaka si Duterte, hindi bobo yan. Oo. Street smart, tsaka abogado. Nag-aral. Nag-aral yan. Alam niya, sinasabi niya, yun ang maganda kay Duterte.
very realistic kung magsalita. Eh gusto nila yung presidente, binobola sila eh. Ang mabait nyo. Yung nakikipagkamutan. Ha? Nakikipag-utuan, kamukha nila Lasierda kapag yung sasalita, pati yung mukhang menggay na bruha, ini-entertain mo, tanong, ano ba, dyaryo niyan? Hindi ba? Ang pangit ng mukha, nakita mo. Hindi nga reporter, sinabi rin ni Duterte yun eh. Hindi nga kayo marunong magsulat eh, meron dyan eh. Oh, kinukwento lang sa editor eh. Oh, mga kaibigan eh. Hindi ako makapagsusulat ako eh, sabi ni Duterte. Nakakasulat ako kaya wala akong pakialam. Oh, well, i-boycott niyo ako. Eh ba hindi boycott niyo ako? Mga ugok. Huwag niyo akong pinagtatatakot. Di ba? Eh mga totoo lahat eh. Yung sinabi ni Duterte kaya ako tuwan-tuwa eh. At saka sinabi niya, tatlong klase kayo. Ayan, no. Yun ang pahoron. Eh. Meron kayong, kabilang kayo sa, nabibilang sa class, number one, number two, at ang worst, yung number three. Yung mga low life, kung tawagin ni, ano, ni Duterte, ha, sa media, tatlong klase kayo eh. O, baka hindi nyo alam. Kaya yung ano, yung malimba, may napatay. O, hindi na tayo, hindi na nag-iisip yung iba, lalo na mga baguhan. Baguhan sa medyo. Kumakaiyak eh, kumakasigaw eh. Pinatayaan niya, lalo na yung National Press Club. Naku, sus Mariose. O, pero si Balcoban, hindi nila pinaburol doon sa Press Club. Diba? At saka wala sila doon. Dahil, tama rin yung sinasabi natin, binanggit din yung Duterte, yung isang klase naman, yung number two, yung nag-PPR. Mouthpiece. Ah, PR nga eh. PR, yan. Yung number three, yung mga ano na talaga yun, yung dulan yun. Ano yung mga kalabit-pengi? Yung mga talagang extortion na lakad nun. Ganun. Tsaka ano na yung blackmail. Sabi ni Duterte, ganito, gusto mo malaman kung gago yung mga reporter? Sino mga gago? Yan yung mga gabi-gabi umiinom. Totoo naman eh. Yan yung mayayabang eh. Tapos daw, dun sa Davao, local ito. Kasi yung sa Davao, probinsya talaga yan eh. Alam naman natin ang buhay ng mga reporter dyan sa probinsya. Ultimo sari-sari store, nagiging commercial niyan eh. Para lang may maging sponsor dun sa mga programa nila sa radyo, di ba? Pati sari-sari store, nung araw pa, panahon pa ng nila Damian Soto. Kasi tatay ko, broadcaster din nung araw eh. Naririnig ko yun eh, pinag-uusapan ng mga broadcaster eh. Doon daw pala, pati sari-sari store, commercial nila. Eh dito, siyempre, sa Maynila, malalaki. Kaya nga yung iba dyan, dumadayo dito sa Maynila once a week. Tapos umu-orbit, dito umu-orbit eh, sa Maynila. Tapos doon naman nila, ipe-play naman nila yung interview nila doon sa probinsya. Sino makakapakinig? Hindi, doon sa kanilang lugar, naririnig naman yun. May radyo naman talaga. Yung sponsor, di bali na hindi marinig. Ha? Hindi, lumapit ka. Ha? Yung sponsor ka ako, di bali na hindi niya marinig. Hindi, nakikinig ng mga radyo yun doon sa probinsya. Local ano yun? Local ano yun, station. Bumili kayo doon sa tindahan na yun. Nakonsara po na ano, malinis. Pagkatapos ng program, naroon na yun, iinom na ron. Libre. <Yan. laughs> Meron pang araw, sabi ni Tete, yan o, tinan mo yan, iinom yan, gabi. Gabi-gabi yan. Tapos pag mga ano na, wala, lasing na, ay maghahanap ng patrol. Yung mga nagpapatrol yung pulis siguro, pwede mo bang bayaran yung ano, nainom namin? O, ganun naman eh. Kahit naman dito, ginagawa yun eh. Yung iba nga dito, mas walang hiya. Ang ginagawa, humihingi pa ng sukli. Hindi na nga nagbayad doon sa ininom nila. Ang gusto, may sukli pa. O gusto nyo, sabihin ko sa inyo, tahasan. Ipagtanong nyo to ah. Kasi kailan lang din naman niya natin nakilala yan eh. Matagal na rin ako sa media na makilala. Si Butch Pichay. Naging congressman niyang hayop na yan, di ba? Publisher muna siya. Yeah, nung makilala, yung publisher yan eh.
ng dyaryo, nagpupunta yan kay Bobby Dasir eh. Oh, eh, may dala-dala pang payong yan. Ang sasakyan yan, kakarag-karag eh. Bulok ang sasakyan yan. Mga kaibigan, hindi pa congressman yan. Meron siyang dyaryo, di ba? Yung Pinoy ba yung Pinoy? Eh, yan yung animal na yan. Yan ang kauna-unahang sumalaula eh. Ha? Nang media profession eh. Yan si Pichay. Nagtayo siya ng dyaryo, kumuha ng mga reporter. Yung mga reporter at saka mga empleyado, hindi niya pinasweldo. Ang katwiran niya, bahala na kayong maghanap buhay. Oh, manghikil kayo, mangotong kayo, wala siyang pakialam. Basta huwag niyong ipabalikat sa kanya yung sweldo ninyo. Huwag kayong umasan sa sweldo. Dinimanda pa nga yan, di ba? Dahil di nagbabayad ng ano, violation ng ano yun, ng labor code. Oh, mga kaibigan, pag-aabuso, pag-exploit sa mga practice. Exploitation 'yun eh. Mm-hmm. Sa totoo lang, yung iba naman talagang ano sila, willing kasi, sa ganong relasyon. Mm-hmm. Bakit? Eh kasi 'yun ang intention nila talaga eh. Naghahanap sila ng magagamit nilang paraan para magawa nila yung ganong klase ng katarantaduhan. Katulad yung sinasabing presidente ng National Press Club dati. Mm-hmm. Eh, saan ba nag-umpisa yun? Sa ganun eh. Oh, nag-umpisang bugaw sa club. Nung makilala yung mga reporter, nag-volunteer muna. Nakiusap siya kung pwede, gawin siyang reporter din. Bigyan siya ng ID. Mm-hmm. Kahit photographer. Alam ni oh, binigyan ng ID. Oh, kalauna, nilamon silang lahat. Mm-hmm. Nilagpasan silang lahat. Hindi ba? Dahil sa lahat ng sindikato, pinasok. Mm-hmm. Una, illegal recruitment, yung mga pagbubugaw ng babae. Hindi lang dito, pati sa abroad. Mm-hmm. Kaya yung dating amo niyan, napatay, pinatay ng anak eh. Sariling anak ang pumatay. Mm-hmm. Yung si Tonton. Doon nag-umpisa yan, mga kaibigan. Kaya yan po, ha? Tama lahat ang sinasabi ni Duterte. Eh, naglilinis-linisan nga lang naman itong mga nasa media eh. Huwag na kayo magpanggap. Huwag na tayo magpanggap, sabi ni Duterte. Totohanan lang, sa totohanan lang. Oh, eh kayo mga ganito eh, mga ganun eh. Gusto ninyo magbulgaran tayo eh. May listahan. Hindi ako natatakot sa inyo. Banatan niyo ko. Alam ni Duterte. Oh. Babanatan ko rin kayo. Hanapin ko rin mga katarantaduan ninyo. Oh, di ba? Oh, sige, banatan niyo ko. Ay, ang hirap pa nga sa inyo, pati personal, kaya may napapatay sa inyo. Eh yung, kasi yung humahantong sa pamimersonal, halimbawa, galit siya sa isang nasa media o kanino man tao. Pagka hindi pinapansin yung banat niya, binabanatan niya, dinadamay niya yung pamilya eh, na wala namang kinalaman doon sa ginagawa nung sa kanyang galit dun sa tao eh, kung bakit niya binabanatan eh. Yun daw ang naging dahilan kung bakit napatay si Jumpala. O sabi niya yan, testigo, ako pa nga pinagbintangan dun eh. Kung di ba naman mga tarantado yan, sabi niya nun, paano kung ipapapatay yan si Jumpala, eh yan ang tumulong sa akin na maging mayor ako. Yan ang puri ng puri sa akin nung araw. Sa loob ng mahabang panahon, paano ko ipapapatay yan? Merong nagpapatay dyan. Alam dito sa Davao kung sino. Dahil yung kausap ko, anya, kaharap yung mga media. Oh. Eh, sabi niya eh, negosyante raw yata yung pribadong tao eh. O pagkatapos, sabi niya, katulad ko ako, halimbawa ako, sabihin mo, yung si Sara eh, nabuntisan. Nanganak sa abroad, nasa abroad, doon ang anak, dahil nabuntisan. Papatayin kita, sabi ni Duterte. Ganun ang ginawa nun eh. Yun daw palang Jumpala, mawalang galang na, hindi naman ito natin siya ayon sa kwento, nilalait. Ito, ayon na rin sa kwento, tsaka pangyayari ito eh. Pangyayari, isang mahalagang pangyayari. Napatay siya eh. Ngayon,
Ang sabi daw nitong, ginawa raw nitong Jumpala pala, yung bang binanatan yung tatay, nitong binabanatan niyang isang pribadong tao, hindi niya alam, a day before o a week before, kamamatay lang nung tatay. Kaya napaiyak yung tao. Para sa harap daw niya, umiyak o. Nagsusumbong sa kanya. Kaya ang ginawa niya, niyaya niya, pinaupo niya sa isang bar na malapit. Sabi, yan ang realidad eh. Demanda mo na lang. Pero ang realidad niyan, sa bandang wala, baliwala rin niyan. Kasi yung i-invoke niyan, yung freedom of expression. O, mga kaibigan, na inaabuso. Lalo na yan si Paul Panot. Sino yung hindoropot na yan? Sino yung kalbo na yan? Yan ang mga paiimbestigahan dapat ni Duterte. May listahan daw siya. Meron na ba? Nakusus Marius. Alam niya yung mga crusader. Oh. Alam niya yung mga mouthpiece lang. Alam niya yung mga lowlife. Yung tatlong kategory niyan, alam ko may listahan. Kaya sabi niya, hindi ko nila lahat may matino. Pero alam ko kung sino-sino dyan ang ano. Yan. Naloko na. Smuggling, sa droga. Binanggit smuggling? Sinabi. Oh, lahat eh. Na ano. Yun, imbestigahan niya, National Press Club. Kasi yan, na periodiko yan, April 2013. Hindi na ako officer nun. Ito na, itong mga nakaupo ngayon, sila mga officer. Yung vice president niyan ay na-entrap sa Manila Hotel. Isinulat ito sa column nung namayapang si Neil Cruz sa Daily Inquirer, Philippine Daily Inquirer. Doon na Bulgarian eh, yung isang officer ng National Press Club, vice president pa. Ha? Kinikikilan yung isang opisyal ng Philippine National Police, babae yun, Colonel, si Colonel Emma Libunaw. Kinikikilan niya. Tinitira-tira sa kanyang column sa People's Journal. Ayan, notorious yung journal eh. Ngayon, mga kaibigan, nakipagkita ngayon itong Colonel. Bago siya nakipagkita, kumonsulta siya sa abogado. Ano ba gagawin ko dito? Kasi wala akong ano eh, wala akong alam. Sinisiraan ako nito eh. Sa kanyang column. Yun ang ano ng Colonel na yung babae, si Emma Libunaw. Siyang head kasi ng ano, mga unang women's desk sa CIDG. Ngayon eh, pinayuhan ng abogado na entrap natin kung gusto mo, kung papayag ka. Pumayag si Libunaw na entrap dahil inihingan siya ng pera. Tinatarahan siya gusto lahat ng babanatan niyang nightclub, huhulihin ni Libunaw para maglagay sa reporter. Ganon, yun eh. Sa National Press Club, maglalagay sa National Press Club. Itong bandang uli nga, yung mismong si Benny Antiporda, may nagsabi sa akin na isang club dyan sa Pasay, pinuntahan yan. Pinuntahan yan, binanatan muna sa dyaryo. Pinabanatan sa kasamahan, sa mga tauhan niya na kolumnista. Pagkatapos, pinuntahan. At hinihingan, sabi, ako ang goodwill ko ay 200,000. Sipin mo yan. Ganyan kalaki ang mga hinihingi niyan. Ito si Antiporda, ang ginagawa nito, gagamit ng ibang tao, katulad si Paul Gutierrez Panot. Yan, gagamitin niya yan para mang-atake ng ibang tao. O kaya, ng, barker niya ito eh. Kumbaga, attack dog. Pagka binanatang ka nito, siya ang... Areglo. Hindi areglo, kundi siya na ang papapel. Siya na ang papron. Ganun ang ginagawa ng kanyang dyaryo. Kaya dapat siya paimbestiga ni President Duterte tsaka ng mga tao ni Duterte. Kung hindi nyo alam, siya rin ang nagpapabanat kay Sal Panelo. Kasi naghahangad siya na mapuesto sa gobyerno. Iyang mga bumanat kay Sal Panelo, Sampal Nelo, siya nag-operate niyan. Si Sampal Nelo. Ha? Sampal Nelo.
Slang siya mag-English, ha? Oh. Pinakukumusta nga pala siya ni, ano? Ni, ano? Ni Elizabeth Oropesa. Ni Lauro. Oo, ni Lauro Oropesa. At saka nung, ano, ewan ko kung kausapin niya pa ngayon yun. Sino? Yung bang dating pangalawang asawa ni Rod Navarro, si Cintia, si Ilang Ilang. Oo, dapat kay Ilang Ilang lumutang ka. Oh, pumunta ka doon, punta mo sa Malacanang pag nakaupo na si Sampal Nelo, ha? Ano, July 1. Ha? July 1. Oh, yan. Punta siya roon kasi hirap na hirap daw sa buhay ngayon yun eh. Ah, yung Cintia? Oo, kaya dapat punta mo si Sampal Nelo. Baka matulungan ka. Oo. Ay, alam mo naman yan. Si Sampal Nelo na yan, ha? Sanay sa sampalan. Buisit yan, eh. Hindi, ngayon, nasan ba ako yung kinukwento natin? Yung ano, mga pumupulong sa club, ha? Yun, hindi, yung pinagbintangan si, ano, si Duterte, di ba, na pinapatay. Umiyak sa kanya yung, ano, yung binanatang kasi nga siniraan yung tatay. Ha? Eh, gustong i-extort siya ng pere. Pag hindi ka nakuha sa kwan, sa paninira sa'yo, ang sisiraan yung mga pamilya mo naman. Eh, kamamatay lang pala ng tatay isang linggo. O, di pinag-isipan siya. Eh, pero inaawat niya pangaraw eh, ni Duterte, na huwag mo nang intindi niyan. Ano yan eh, yan ang realidad eh. Sa buhay eh, palagpasin mo na lang, sabi ni Duterte. Oh, eh pagkatapos siya paraw ang pinagbintangan nung namatay yung ano yung si Jupala. Sabi niya kung wala kayong mga sentido komun, hindi ako magpapapatay ng ganun. Tinulungan ako ng taong yun eh. Yung si Jupala. Eh kumpurihin ako noon eh. Sa loob ng mahabang panahon eh. Oh, yan ang gumawa sa aking mayor dito eh. Siguro wala pa siyang intention magtumakbong mayor. Eh kinakampanya na siya noon kasi nga si Jumpala, nung araw yan, natatandaan ko yan, nung umupo si Cory Aquino, magulo Davao nun eh. Magulo Davao, ang daming patayan doon, mga pugot ulo, namumugot ng ulo. May alsamasa pa doon. Hindi, ang nagtayo ng alsamasa, itong si Jumpala. Siya naging leader nung alsamasa na yun. Ibig sabihin, crusader siya nag-umpisa eh. Meron siyang krusada at matapang siya. Isipin mong yung alsamasa eh, inilaban niya sa kwan yun. Sa mga taon labas. Yung mga taon labas. Ang daming kalaban, guloon Davao nun. O, kaya siguro, ka-frequency niya sa style ng gusto niyang mangyaring paglipol sa mga kasamaan, eh si Duterte, na-encourage si Duterte, sabi niya, tinulungan ako niyan. Paano ko ipapapatay? Ayan, tandaan niyo ha, sabi niya. Ako, hindi ako magpapapatay ng taong paambus kita, ganyan. Ako na mismo, kilala kita. Pupuntahan kita eh. Hamunin kita ng ano, ng, yan nga si June Paladi, hinanap, ewan ko kung ang pagkakasabi niya, hinanap niya yung sa kasino eh. Pinuntahan niya eh. Tapos sabi niya rin sa guwardiya, akin na yung baril mo, nandiyan ba si June Pala? Ako babaril sa'yo. Ibig ko sabihin, hindi ko kailangan mag-utos kung kilala kita. Gagawin ko yun kung hindi kita kilala. Magnanakaw ka lang, oh, ha? Oh, criminal ka. Eh, pero kung ikaw kilala kita, sinisiraan mo ako, pupuntahan kita. O kaya tarantadong pulis ka, kilala kita. Puntahan kita. Sige, bumunot ka. Meron na raw instance na ganun eh. Ginawa niya yun eh. Oh, mga kaibigan. Eh, kayo, wala pa kayo na patunayan eh. Puro sulat. Sabi niya pa nga, marami naman sa inyo, hindi marunong sumulat. Eh, matagal ko na sinasabi yun eh. Sabi ko nga, ikulong mo pa nga, yung mga sinasabi ko na, ikulong mo kahit ikulong mo ng isang buwan sa kwarto, dapat sabihin ni Duterte yun eh. Ikulong mo man ng isang buwan sa kwarto yan, hindi makasusulat yan kahit isang paragraph. Alam niyan, drawing. Oh, mga kaibigan, di ba? Isipin mo. Drawing. Eh, parang si, ano yan, yung mga nandiyan sa National Press Club. Yun naman si Paul Panot, simulat nung malaman kong makilala ko pangalan yan, sa costume eh. Isipin mong ang tagal na panahon na yun, panahon pa ni Gloria. Oh, mga kaibigan, nandiyan na siya sa costume, panahon pa yata ni Erap.
O pagkatapos nandiyan ka pa rin, diyan ka pa, ikot-ikot ka diyan, wala ka naman dating dyaryo. Eh kailan ka nalang nakapasok diyan sa journal nung nabawi na ng dating may-ari yung people, mm-hmm, yung journal group na yan. Doon ka lang na napasampa diyan. O wala ka naman periodiko noon. Hindi ka naman naging beat reporter kung saan-saan. Kailan ka nalang, ginawa mo nalang dekorasyon yung beat na yan eh. O, pero laging costume. Wala kang alam isulat kundi costume. Dilyosa. Bakit? Nangungutong kayo dyan. Bakit ka magtsatsaga dyan sa costume? Hindi ba? Kaya dapat mapa-imbestigahan kayo. Si Auntie Porda, kulong mo ng isang buwan yan sa isang kwarto. Tapos pasulatin mo. Tignan ko kung makalimang paragraph yan. On this spot, bigyan mo ng subject matter. Oh, mga kaibigan. Walang may susulat yan eh. Hindi naman yan ang mga nagsisipagsulat ng column nila eh. Oh. At saka yan, verifikahin ninyo. Ito, verifikahin ninyo. Kailan nagkaroon ng kasong libel yan? Maraming kaso yan ha. Pero ang kaso niyan, hindi libel. Ano? Puro pag nanakaw. Mm-hmm. Ang kaso niyan. Meron yan, ano eh. Tip. Qualified tip. Disqualified yan as media man. Pero sa tip, qualified siya. Yun ang ibig sabihin. As thief. Ha? Qualified siya as thief. Ano pa mga kaso niyan? Kundi mga walang yayan, isipin mo, bugbugin niyan yung pulis. Pagtulungan kasi marami siyang bodyguard na pulis. Kaya dapat i-recall yan eh. Yung mga pulis-pulis bodyguard na yan eh. Oh. Ano ginawa nila? Pagkatapos niyang bugbugin, senior citizen na yun ha. Senior citizen, may opera pa sa puso yun. Isipin mo, siya pa nagdemanda. Binaliktad. At yung mga pulis ng MPD, gusto pang arestuhin si yung binugbog, si Apuang. Nasa ospital eh, habang nagpapamedical sa ospital, kinukuha ng mga pulis. Kunyari, pagre-reklamuhin, hindi sumama. Siyempre, pulis yun, alam niya, di ba? Alam niya na pagdating doon, siya pa-arestuhin eh. Walang hiyayang nakaupo na yan dyan eh, si Rolando Nana. Malalaman ninyo mamaya, oh. Kung gaano ka walang hiya yan. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Kaya paimbestigahan mo lang yan. Bakit ang kaso ninyo, huwag kang magtaka kung ang media kinakasuhan ng libel. Huwag kang magtaka ron. Ang ipagtaka mo, pag ang kaso niyang qualified tip, doon ka na magtaka. Magna. Hindi ba? Mm-hmm. Kung ang kaso mo eh, pinatakas mo yung drug lord, meron pang isang natatandaan ko noon eh. Hindi lang drug lord, yung smuggler ng diamonds. Oh. Nawala din. Mm. Yung tao. Pati diamonds nawala din. Oo nga pala, no? Mm-mm. Babigat yun. Yun dito sa Pasig, ano? Yung opisina? Oo, may condo dyan. Oo nga pala, no? Yung ba yung Christine? Kasi sinulat ko yan noon. Christine Jewelry ba yun? Hindi ko lang alam, hindi ko na matandaan yung pangalan. Basta oo, babae nga siya. Oo nga pala. At saka ito ah. Smuggler ng diamonds yun. Magtataka ka, Young Inquirer. Respetado sana ang periodiko. Alam mo bang hinahanap ko yung article ni Neil Cruz? Mm-mm. Tungkol sa ibinulgar na pagkaka dampot doon sa kanilang officer. Wala na. Samantalang, yung sinulat ni Dr. Jose Rizal ay nasa internet pa hanggang ngayon eh. El Pulibisterismo tsaka yung Noli Mitangere. Hindi naman Rizal si Neil Cruz eh. Kailan lang namatay yan eh. Bakit wala na yung kolom niya ron? Bakit kinakailangang mawala, mabura? Ibig sabihin, tinrabaho nila yon, nilakad nila. Ano sasabihin na inquirer dyan? Hindi ba? Ganyan ang ginagawa nila, pinabubura nila sa kwan, sa internet, para hindi na matrace yung kanilang mga kasalanan. Hindi ba? Yung pagkakakilanlan sa kanila. Mga kaibigan, talagang ang media, hindi natin
titigilan yan. Susuportahan natin si Duterte sapagkat siya tama. Tama siya dyan eh. Kayo magsabi sa amin kung ano sa mga sinabi ni Duterte sa kanyang paninindigan, ha? Kontra sa mga sinasabi ng mga nasa media laban sa kanya, yung binibigyan siya ng masamang kahulugan sa kanyang mga sinasabi. Gusto, yung mga sasabihin niya, gusto nilang ano eh, bigyan ng angulo. Kumbaga, pinapapasok nila si Duterte sa bitag nila. Para ka nang sa ganun, dumating ang oras, kakailanganin sila. Si Duterte ang lalapit sa kanila. Hindi mangyayari yan sa itsura ng pagbabasa ko sa pagkatao ni Duterte. Nakatagpo sila ng katapat. Oo. Yan yun, si Duterte. Ngayon lang yan eh. Oo. Ito na tatapos sa katarantaduhan ninyo. Mag-iingat na rin kayo. Oo. Di ba? Yung mga nagyayabang, akala mo kung sino, akala mo hindi bias. Papa-interview pa, no? Oo. Gusto nyo, sampulan namin kayo na puro kayo tarantado eh. Lahat naman ng ano eh, tinan mo, natigilan sila nung sabihin ni Duterte. O sige, maglabasan tayo ng baho. Wala eh, parang ano eh. Tahimik na tahimik eh. Mm. Mga kaibigan, wala kang maririnig, ni kalansing eh. Yung isa naman, nagtatanong, akala mo, napakarami ng alam. Ganyan tayo rito, pagka nakapagsulat naman, marunong naman magsulat, ang akala niya, ekwa na siya. Siya na yung yung national artist. Talo niya pa si Nick Joaquin, ha, kung magsulat. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang ikang mag-atid sa inyo ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating impilan. Huwag po kayong aalis ho, sapagkat ang ating palatuntunan ay hanggang alas 9 po. Magpapakilala lamang kami. Pagkatapos po, magbabalik kami pagkatapos lamang ng isang ilang saglit. Sa aming pong pagbabalik, sabay na po tayong mapapakinggan ho, sa DZRJ Radio Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Shalala, 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 shalang at wala ng iba. Shalala. The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro, dito lamang sa musika noon at ngayon. Mga rumaragasang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo. Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali, Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
mga usapin, opinion at kaisipan ng mga kababaihan. Pag-uusapan sa Radio Talk Show made specially for girls. Girl Talk, usapang babae. Samahan sina Pelida Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng A3 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu, hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan, kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga latest update sa mundo ng sports sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin kasama ang mga ipinagmamalaking kampiyon ng ating bansa. Jethro, the Jet Junicio at Jerome J. Morales sa programang Sports Kalang. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabukuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa merong sinatalakay na tama sa bayan, merong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tinamukha ko yung si Percy kako, magaling talaga ako. Pero talagang mukha kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli, mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po naman si Pickler Galastan. Magandang muli po kami mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatutunan. Ninyo pong napapanood sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon. Sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7, pagsapit po yan ng alas 8 ng Yumaga, Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po naman ng alas 9, sabayan na po tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido, 8G sa inyong mga talapihitan. At mari po kayong tumawag sa amin para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ang ating pong landline ay 412-0288, samantala ang text line po natin ay 0917-798-8910. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Marami pong sinabi kagabi si President Duterte laban sa mga nagmamagaling sa media, ho. Sabi niya, mga ugok. Doon po yan sa mga nagbabanta na iboboykot daw siya. At edi kayo nagsusupress. Kala ko ba bawal ang suppression ng press freedom? Kasi na nagsusupress. Ibig sabihin na iboboykot, hindi nyo ibabalita ang mga sinasabi ni Duterte. Ano nga tawag doon? Ano yung panawagan nyo ng isang international organization sa local media? Nga, pero wala pa naman nagsasabing local media na iboboykot. Hindi. Yun nga, bibigay na nga sila ng Pinuprot na nila. Oh. Oh, diba?
At meron ding kuan eh, doon makikita mo sa press conference yung mga nagmamagaling. Meron silang mga gustong mangyari na hindi nila mailusot eh, kay Duterte. Kaya sabi niya, don't fuck with me. Dahil ako, handa akong mawala sa pwesto ko. Ngayon, kahit hindi ko naabuti ng inauguration ko. May tao ba kayong makikitang ganyan? Hindi lahat ng klase kasi, sabi nga, lahat maluloko mo. Ha? Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon. Ngayon sinasabi natin, nakatagpo na tayo ng ganyang klase ng tao. Mabuti naman, at kasi may mga mangilan-ngilan pa na naninindigan sa media. Eh, paano naman yan? Kasi nakalimutan na ninyo kung bakit mayroong media. Eh, kung buhay lang ngayon sila Dr. Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, yan sila Plaridel, eh baka yan ang unang mga pagbabatukan kayo eh. Diba? Eh, nagpapanggap kayo mga journalist eh. Pero number 3 pala kayo doon sa listahan ni Duterte. Tatlo yung nakalista kay Duterte. Number 1, yan daw yung mga crusading. Yung mga crusading, nakita mo yan. Diyan, walang napapatay pag crusading ka. Kasi wala kang atraso. Professional yan. Ginagawa mo lang yung tungkulin mo. Baka kalaan ito, ano ba tungkulin nila sa media? Unang-una mong tungkulin sa media, eh, para sa kapakanan ng mga mamamayan at ng bansa mo. Eh, nakalimutan nyo na yun eh. Puro kapakanan nyo na lang eh. Kaya dito ngayon eh, sa pagdami ng mga walang ya sa media, mga kaibigan, kaya yung mga Napoles Press Club dyan, ha? NPC, Napoles Press Club. O, mga kaibigan, eh, sa pagdami ng mga walang ya rito, nakita mo sila mga nagpapanggap na kesyo nagtatanggol daw sila sa kalayaan ng pamamahayag, hindi yan ang dapat nyong ipagtanggol. Ang dapat nyong ipagtanggol, yung bansa, ha? Yung kapakanan ng publiko. Hindi mo magagawa yan kung ikaw ay nangungulekta ng pera sa custom. Sabi nga sa inyo, kung PR ka lang, sabi nga ni Duterte, yung number 2, PR yun. Mouthpiece, no? Mga mouthpiece, PR, di ba? Oh, parang yung Manila Times. Kamukha nung Tribune. Kamukha nung sinusulatan ni Ligayang Burikak na kolektor ng ano tong sa illegal terminal sa Loton. Nagsusulat, sabi naman nung publisher niya, nagbabayad kasi yan eh. Nagbabayad ng column. Isipin mo, kriminal na tao nagbabayad ng column. Ha? Tapos pinapayagan ng dyaryo dahil nagbabayad. Yan yung mga sinasabi ni Duterte. Ha? Yung number 3 yun, sakup siya nung number 2 tsaka number 3. Ha? Yun na nakalimutan sabihin ni Duterte. Ang sinabi niya, 1, 2, at tsaka 3. Yung 3, ito na yung mga sukdulan eh. Talagang extortion to. Yung nangungulekta na sa wedding. Mga patong sa illegal. Oo, sa mga kung saan-saan. Sa droga pa nga eh. O, droga. O, ano, illegal. Mga kaibigan, nakalimutan niya sabihin, meron dyan yung number 4. Ano yung number 4? Yung pinagsama mo, yung number 2 tsaka number 3. Yun yung number 4. Diba? Ganun yun eh. Sabi natin kapo, antayin nyo sagot ni Duterte. Ayan, lalo luminaw. Meron bang, eto, sabihin nyo sa amin, ako kumporme sa lahat ng sinabi ni Duterte, sa sagot niya lahat, kasi yung sinasabi niya, nagkaroon ng sinasabi ni Duterte, sabi, boycott. I-boycott ninyo, di ba? Mga ugok. Sino tinakot nyo? Eh meron namang himpilan ng gobyerno. Tama naman yun. O mali ba yun? Eh mga ugok pala kayo talaga eh. Kung mananakot kayong boycott. Sino tinakot nyo? Di sarili ninyo. Eh kayo gagawa nun eh. Sabi ni Duterte, sa akin yung itatanong, kayo gagawa. O, ano tawag mo? Di ba suppression yun? Suppression of press freedom yun.
ang katunayan, ang nagsusupress o nagbubusal sa media, yung mga media organization na yan, tsaka yung mga media establishment mismo. Kaya sabi ni Duterte, alin kayo? Sabihin nyo nga sa akin, sino sa inyo ang wala sa kapakanan ng mga ano mga vested interest? Katulad yung number 2, eh mga vested interest kayo eh. Sabihin nyo sa akin kung sino sa inyong hindi kasali dyan. Oh. Oh nga naman. Kaya sa lahat pati malalaking impila ng radyo eh. Tsaka television eh. Oh, pati dyaryo na. Oh, mga kaibigan. Eh totoo lahat kasi yung nangyayari ngayon. Eh di ba sinasabi nga natin sa mga nakaraan yan, yung iba nga bawal pa nga eh. Bawal yung pagpa-practice nila sa media. Yung maging may-ari ka ng mga himpilan, 3-3 himpilan mo, bawal yun. Kung pare-pareho, nasa Metro Manila, bawal yun. Oh. At tapos sa may-ari ng istasyon mo, may sapi ng dayuhan, bawal yun. Ang puhunan galing sa dayuhan, bawal yun. Diaryo, TV at radio, no? Kaya ano eh, lahat sinabi ni Duterte. Oh, pagkatapos nang uuto pa yung iba naman nakikipagdebate pa. Hindi ko malaman kung ilang taon na 'yun. Ha? Nag-rappler. Dinidiskurso si Duterte, nagsasalita ba, ipinipilit niya 'yung salita niya. Eh kayo, mga kailan lang kayo pinanganak? Sa edad at edad pa lang. Kung ayaw mong respetuhin si Duterte na presidente, sa edad pa lang dapat nirespeto mo. Kasi hindi naman yan naging presidente na sumulpot lang. Ha? Marami na siyang karanasan at nag-aral siya. Alam mo yan. Abogado yun, ikaw hindi. At saka yan ang tao, hindi pwedeng lukuhin. Niloloko mo pala, alam niya na kung siya binobola mo. Diba? Ganyang katalas ang si Duterte. Oh. Hindi pepenggo-penggong opisyal ng gobyerno yan. Oo. Oh, oh. Di ba? Ngayon, tignan ninyo ha, ano sabi ni Duterte? Don't fuck with me. Tamo? Don't fuck with me. Huwag niyo akong hamunin. Ako, sabi niya, handa akong mawala sa pwesto. Wala akong sinasaalang-alang eh. Ha? Mga kaibigan, kahit hindi ko abutin ang inauguration ko, kung gusto niyo ako matanggal sa gobyerno, wala akong pakialam. Marami siyang sinabi na wala siyang pakialam eh. Ako, handa ko, yung karangalan ko, tinaya lahat eh, nakataya lahat eh. Kung gusto niyo mag-boycott, mga ugo kayo, sino tinakot niyo? Takutin nyo, yun lelang yung panot. Yun ang ibig sabihin. Takutin nyo, yung nagpapanggap na presidenteng panot ng NPC, na Police Press Club, mga kaibigan. Ngayon, sabi ni Duterte pa, gusto nyo, bulgar nyo ako. Ha? Magbulgaran na lang tayo. Kaya ko rin yan eh. Bubulgar ko rin kayo. O, banatan nyo ako ng personal kasi yung personal, dyan may napapatay eh. Katulad nung ginagamit niyang example na siya pa pinagbintangan doon sa pagkamatay ni June Pala. Eh sabi niya, iya, kaharap yung ibang media nung kausapin ko yung may kagagawan niyan eh. O, si June Pala pala, kaibigan niya eh. Yan ang tumulong nga niya sa akin na maging mayro ko, ba't ko ipapapatay yun, labag sa sintido ko mun yun. At ako, kung magpapapatay ako, kakilala ko tao, hindi ko ipapapatay. Ako mismo papatay. Kaya ko naman yun, pupuntahan ko, hamunin ko na, okay, barilin ko. Diba, sa kasino, sabi niya, punta ako sa kasino, kunin ko yung baril ng gwardiya. Ako na, babaril. Oh. Kung kriminal yun, paambos, ambos, wala sa akin yan. Sabi ni Duterte. Oh, lahat yan. Kaya kayo napapatay. Yung pala, yung pinagsuspechahan siya ron, yun daw nagsumbong sa kanya, umiiyak. Harap pa nga yung media. May okasyon eh. Nando, KBP ko, sino-sino, mga kaibigan. Umiiyak yung taong nagsumbong sa kanya. Dahil,
siguro hindi siya makakwartahan sa ginagawang pagbanat sa kanya. Ganyan naman talaga ang style eh, ng marami ngayon, lalo mga ang daming sumusulat ng kolom. Hindi nga sumusulat ng kolom eh. May ibang taong inuupahan eh, na magsulat ng kolom para sa kanila eh. Hindi nga sumusulat. Sabi nga ni Duterte, ako makakapagsulat ako. Eh, alam ko naman sa inyo, reporter, kwento lang eh. Kinukwento lang sa editor eh. Yung isusulat eh. Di ba? Isusulat na ng editor eh. Ultimo sa bulletin, ang dami nung araw niyan. Sa Manila Bulletin. Mga kaibigan, mga reporter, kwento. Meron pa nga, itatawag sa telepono, ganito nangyari, ganon. Sa editor. O di yung editor ang magsusulat, hindi siya. Kasi ba byline sa kanya? O, nakapangalan sa kanya, mga kaibigan. Ngayon, mga kulamnista, oh. Sipin mo, oh, mga kriminal. Kung ibalandra yung mga sarili nila sa kolom nila. Ha? Mali-mali pa English. Sino yun? Mga kaibigan, Tagalog, gagamit ng English, mali pa pagkagamit. Mali pa nga. Mali pagkaintindi pa, mali pa spelling. Oh, mga kaibigan, di ba? Yan, mga katotawang mga katotohanan lamang ang sinabi ni Duterte. Nambobola pa yung isa ron. Ah, magkakaroon ba ng may maasambang ang media na magkakaroon ng magandang relasyon, ang inyong opisina tsaka ang media? Bakit? Anong relasyon yun? Yung may envelope? Yung may payola? Anong relasyon ba gusto nyo? Kala nila lalambot si Duterte. Kung isang araw lang binalata. Nagkakamali sila. Eh yung pari nga, hindi natrasan eh. Yung mga pari, kayo mo tumahimik. Inulit pa kagabi? Hindi natrasan yan eh. Inulit din niya kagabi yun. Mga obispo. Yan ang mga taong hinahangaan natin, naninindigan pagkatama. Hindi ba? Oh, sabi niya, yung number one, yung mga crusading yan. Yan eh, bihira mapatay dyan. Kaya, ibig niya sabihin nga kasi, nag-lecture siya nung una eh. Lecture yung kanya eh. Kasi may mga reporter, hindi nila alam, kami na matol, nakikiiyak, nakikisigaw. Akala mo talagang taos sa buto niya yung kwan eh. Yung mga pangyayari na kasama siya sa mga kwan eh. Ha? Sa dapat magtaguyod ng kapakanan ng mga nasa media, mga kaibigan, kumakasigaw. Tapos kinabukasan, ang kausap yung binabanatan sa Alfredo's Steakhouse. Di ba? Binanatan yung Maguindanao Massacre, nag-rally pa. Kinundi na ang patuan daw. Eh kinabukasan, kausap yung abogado, yan si Paul Panot. Kausap nila nung amo niya, na si Ahan Chen, yung ano, abogado ng mga ampatuan sa steakhouse, magkano binigay sa inyo? Pinagbili ninyo yung kaluluwa, taon-taon, kinukommemorate ninyo yung massacre, tapos nangungulekta kayo ng pera. Binibigay ba ninyo sa pamilya? Eh, pinambibili lang pala ng shabu nung isang magnanakaw na babaeng sampay bakod dun. Mga kaibigan, di ba? Eh, wag na tayo maglokohan. May listahan pala. Nahawak daw si Duterte. Incoming President Rodi Duterte. Ganda, sa sinabi ni Duterte, ako hindi takot. Basta gagawin ko yung tama. Mailigtas ko lang itong bansang to at yung mga kabataan. Papatayin niya mga drug lord. Gagawin ko yan. Bakit? Tutol ba sila ron? Palagay ko, dyan sa mga nasa media na yan, kaya may kinakabahan dyan. Kaya yan, inuunahan nila si Duterte. Alam nila eh. Masasagasaan. Alam nilang sasabit sila o kaya meron silang mga pinoproteksyonan na kuhan na alam nilang mayayari yung kabuhayan nila. Yung kanilang kumida China. Matatapos yung kanilang kumida China. Baga, sasara yung gripo. Yan, mga kaibigan. Eh, alam eh, hindi ka pwedeng magkaroon ng
ng kumot eh, takban. Yung mga katarantaduhan ninyo. Tapos eh, dinadivert niya usapan, yung pito. Ano, no? Yung pumito sa sakyan. Ano eh. Masama doon sa ano pumito? Masama ron? Di ba? Ang daming tao naman. Tsaka kung mambabastos si Duterte, bakit niya gagawin sa harap ng media? Sige nga. Eh, yun nga yung sinasabing labag sa sentido ko mo nito mga pinag-iisip ninyo eh. Umaangulo lang kayo eh. Hindi kasi may ordinansa sa Davao. Iba yun. Ibang ang ibang ano, detalye. Halimbawa, nandyan ako, nakatayo ako sa kanto. May dumaang babae. Sinutsutan ko. Yun, pwede mong tawagin ng babastos ako. O kaya may kasama yung boyfriend, asawa. Pinituhan mo. Ito, ginawa ko ito. Nakaharap kayo mga reporter, binabastos ko ba siya? Ha? Hindi ko siya binabastos. Kasi kung mambabastos ako, yung tao ba gagawin niya mambabastos sa harap ng media? E di sana binuksan niya yung siper niya tapos nilabas niya yung kanya. Yun ang pambabastos. Kung talagang bastusan gusto mo sa harap ng media, yun ang pwede mong gawin pambabastos. E pito nga eh, nakikipagbiruan nga sa inyo eh. Oo. Eh gano'n si Duterte, alam niyo naman yan. Tapos tatanungin mo, kung pwede raw ba magkaroon ng ano yun? Ang, akala mo mga kwan ito, yung mga misaya, mga kwan eh. Ha? Kung meron sinong... pa, ano eh, hindi marunong magtanong. Eh, paano ho yung nangyari sa ano? Saan? Yung ano, yung kila Ampatuan. Oh. Anda, iba yung tatanong mo eh. Eh, di siyempre, hindi kasali yung sa sinasabi ni Duterte. Mm. Ang sinasabi niya, yung nangingikil. Mm. Yun ang ba-blackmail, hindi yun. Tama. Hindi. Alam ni Duterte istorya yun. Alam. May sinabi siya tungkol doon sa ano, sa tinutukoy mo sa Ampatuan. Alam mo pala yun, yung mga reporter na yun, tao rin ni Ampatuan eh. O yun pa, may anggulong ganun. Yun nga sabi ni Ampatuan, eh akin din yun eh. Yun yung tinutukoy ni Duterte na pag ikaw, tumanggap ka na rito, tapos pupunta ka na naman doon sa kabila, delikado ka! At saka wala ba kayong isip na yung nangyaring yun sa Maguindanao Massacre? Sino isa sa dapat managot doon? Pati yan si Magudadato. Magudadato. Bakit? Ginamit niya yung media eh. Ginamit niya yung isa sa mga asawa niya. Palibasa, marami silang asawa. Isinacrifice niya yung asawa niya. Bakit hindi siya nag-file ng kandidasi? Bakit yung asawa niya pinapunta niyang alam niyang delikado? Oh, bakit niya ginamit yung media para gamiting human shield? Oh, na makapag-file ng kandidasi? Nakita mo bang lumuha yan? Nalungkot ba yan? Oh, tinupad ba niya yung mga pinangako niya sa mga biktima? Sa mga naiwan na mga biktima? Hindi niya lahat tinupad yan eh. Doon makikita mo na talagang pinlano niya yun eh. Alam niyang may mangyayari eh, mga kaibigan eh. Alam niyang magagalit yung Ampatuan kasi sa kanila, dati yan mga dumidikit yung mga reporter na yan. Tapos malalaman sa kanya. Oh, hindi ba? Mm-hmm. At saka, nakakaiya nga po eh, mga kaibigan eh. Magkano ang kinita? Hindi ko sinasabing justified ang mga killings. Ganon din ang pagmi-misinterpret eh, sa kay Duterte. Hinahanapan nila kung saan nila pwedeng misinterpret. Kung saan... sa ang angulo nila bibigyan ng interpretation. Ha? Depresya, pag sumasagot, lumilinaw tuloy. Kasi nga wala namang hindrance. Yan, oo. Walang hindrance si Duterte. Kung ano yung sinasabi niya, totoo yun eh. Ngayon, batikusin niyo pa. Kami na nga mag-aamon eh. Alin sa sinabi ni Duterte mali? Sige. Mga kaibigan, magalit na rin kayo sa amin, di ba? Magpa-interview kayo uli. Baka pangalano na kayo. Di ba? Ayun, mga kaibigan, eh, kami ho, eh,
walang nakikita mali na gustong palakihin kasi ng media. Nandun na tayo, hindi naman sinabi ni Duterte pabor siyang pagpapatayin ng media. Ang sinasabi niya, yung mga dahilan kung bakit. Lecture nga eh, kasi merong mga bigla na lang magsisisigaw pag may nangyari nang hindi man lang pinag-aralan o kaya ginawa yung kanyang tungkulin para alamin ang katotohanan sa likod ng isang pangyayari. At hindi, makikita mo ba ngayon, katulad na lang yung pinatay na si Alex Balcova, sino sumisigaw ngayon? Meron ba? Meron ba sa inyong dumidikdik dyan kay General Rolando Nana at saka kay Erap? Yung namatayin sa Cavite, panay sigaw nila eh, di ba? Ano yun ha? Questionable pagiging journalist nun. Bakit dito? Yan. Yun talaga sa kutungan yun ha? Pero ang ano nila nun. Maingay. Sila, maingay. Ito, bakit hindi nila ma-denounce si Rolando Nana na nagbigay daw ng ano, ng 50,000 reward? Kasama pa yung press corps ng MPD, tigsi 50 raw. Mga kaibigan, yan ba ang paraan ng paglutas sa krimen? Iasa mo sa publiko? Para saan pa yung pulis? Hindi ba? Dapat ang lumutas dyan, pulis. Kaya kayo nagbibigay ng reward, gusto ninyo ang lumutas yung publiko. Yun ang lumalabas eh. Hindi ba? Wala na kayong, Juan, wala na kayong gagawin trabaho. Hindi nyo, lulutang na lang yung witness. Oo. Puro sa inyo, hulihin nyo na lang. Ganun lang. I-deliver sa inyo, ini-silver platter. Ganun ba? Hindi trabahong ano yun. Mga siraulo niya. Ba't walang nagdi-denounce sa inyo? Bakit paiwas ng paiwas yung inyo? Si Alex Balcova pala, may mga angulo, may kaaway yan. Ha? May nakaaway. Pero kung titignan mo, yung kanyang pamumuhay, hindi naman siya maluo. Katunayan, wala ngang pera. Mga kaibigan, dadalawandaan lang daw pera ng meses niya nung pinaslang siya. Ngayon, meron pa ba sa inyong nagpa-follow up doon sa kaso ni Balcova? Ni hindi nga kayo makapagsalita labang kay General Nana. Samantalang si General Nana, nasa order of battle na ni Duterte. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Birthday pa lang ngayon ng chairman ng himpilang DZRJ Radyo Bandido. Kaarawan po ng ating idol sa music. Isang icon ito pagdating sa music, si Ginoong RJ Jacinto, Ramon RJ Jacinto. Kaarawan niya po ngayon. Ano ba pecha ngayon? June 3 pala, no? Ang birthday. At kami po ay bumabati sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kay Pia Murato, advance happy birthday din, no? Next week ang birthday ni Pia, no? Oo. Pero araw-araw daw natin babatiin si Pia, Ito, mga kaibigan, birthday po ni... ang pagbati po mula sa mga staff ng 8 Trimedia, binabati namin si Ginoong Ramon RJ Jacinto sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan.
Mga kaibigan, magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang mga mensahe mula po sa ating impilan. Huwag po kayong aalis. Sa ilang saglit lang, magbabalik ang Lapid File. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Api, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag it's a minute with Mivic and that. It's 9:30 BBC Minute. Mind. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories. 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Change is coming. Miss Philippines Earth 2016 addresses climate change on Independence Day. 48 beautiful eco-ambassadors from all over the country shall come together to combat climate change through the 5 R's. Rethink, reduce, reuse, recycle, and respect. Catch the coronation night of the much-awaited environmental event at the historical Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite, 7 p.m. June 12 in celebration of our Independence Day. Telecast on ABS-CBN at 10 p.m. Miss Philippines Earth 2016 is presented by Hana Shampoo with partners SM Markets, Diamond Hotel, the official residence, Miss Earth Foundation, Liquid Gold, and 8Tri Media, 8Tri TV, DZRJ 810 AM, and 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Bago po yan ay meron po kaming malungkot na balita sa mga nakakakilala, lalo-lalo na bihira naman ng hindi nakakakilala, no, ha? Sa mga nakikinig sa atin, kay Atong Ma. Si Atong Ma po ay sumakabilang buhay na. Pumanaw na po ang kasama natin sa loob ng mahabang panahon. Ito siya, oh, kung inyong matatandaan, eh. Record. Yan po ang huling tawa ni Atong Ma bago siya nagpaalam. Alam mo siya. May pa siya huling nagpro kasama natin. Isang buwan na. June 1 namatay. Namatay ho siya kamakalawa. Mm-hmm. Eh pero kanina lang ho nakarating ang balita sa amin dahil siyempre nalilito rin yung pamilya. Oo, diba? Nabigla. Tsaka marami silang kailangang ayusin. Sabi nga, ba't ngayon lang naitawag? Eh, matagal ko nakasama si Atong, sa totoo lang, isa sa pinakamabuting nila lang,
na may magandang kalooban na nakasama natin si Atong Ma. Yan nga ho eh, nag-umpisa kami niyan doon sa panggabi. De, pagkatapos ni Lauro, si Atong na ang kasama ko eh. Mga kaibigan eh, ano ho eh. Ang tagal namin nagsama ni Atong eh. Isipin mo, nag-jeep kami niya, no? Anong taon pa yon? Ang tagal na, ha? Nagkasama po kami ni Atong Ma, matagal na panahon. Pero, yung mga tao na kilala ko, ha, makikilala mo, may magandang kalooban, yan si Atong Ma yan. Hindi humukang kwarta si Atong Ma. Walang masamang ano dyan, hindi nagagalit yan, hindi napipiko niya. Lagi nakatawa eh. Kahit anong kwentuhan ang gawin nyo, magalit ka. Ano siya, masayahing tao. Minsan mainis ka, hindi tatawa pa rin. Hindi makita magagalit sa'yo yan. Oh, kaya ano eh. Yan si Atong. Mamimiss natin yan. Una, katunayan yan, minsan na nawala si Atong din ang matagal sa programa ko noon doon sa kabilang himpilan. Eh, nakilala ko naman si Dolphy. Dahil nakikinig din po sa atin. Isang araw, nagkita kami ni Tito Dolphy. Sabi niya, kumusta na yung ano, bakit na, tinatanong niya si Atong May. Sabi, alam mo, namimiss ko yung tawa nun eh. Oh, si Dolphy mismo ha. Eh, mga kaibigan, si Atong po, pumanaw nung isang araw, matagal siya may karamdaman kahit nung nakakasama namin dito, may sakit na siya noon. Kaya madalas namin biruin, di ba? May halinghing. Kasi may ugong na yung kanyang kwan eh. Muhuni na yung tinig niya. Oo, tsaka yung paghinga niya. Matagal, ilang araw siya, isang linggo rin yata sa ospital, mahigit. O, na ospital. At, saan nakaburol? Siya po, yung kanyang mga labi, kahapon ibinurol. Siguro, sa Lunes na natin maibabalita kung hanggang kailan ibuburol si Atong, ano ha? Sa Funeral Lorenzo, sa 704 N. Zamora Street sa Tondo. Ito yung dating Sunday. Sunday yan eh. Pwede kayong manggaling ng Moriones, pero one way yung Sunday, yung Zamora na yun. Iikot pa kayo ng Juan Luna. Ngayon, kung galing kayo ng Tayuman, papuntang Divisoria, yun ang daan nun. Sunday, doon dadaan yun sa Zamora. Kaya kung manggagaling kayo ng Tayuman, ang direksyon nyo, galing ng Tayuman, papuntang Divisoria na jeep, ang sasakyan ninyo, o kaya yung mga jeep na galing sa Sangandaan, Paho. Yan, doon dadaan yan sa Zamora. Napapuntan Divisoria, na biyaheng Divisoria. Yun po, yung Lorenzo, Funeral Lorenzo, mga kaibigan, sa Zamora Street sa Tondo, Manila. Yung iba po, sa ilang araw na natin pag-uusapan yan. Tungkol, kami nakikiramay sa, alam mo, maganda pamilya ni Atong Ma eh. Ang asawa niya, maganda ang buhay nila eh. Saka graduate na lahat yung anak niya, nakapagtapos ng lahat. Pag-aaral. Oh. Ang gaganda ng anak ha, ni Atong Ma. Makakala ninyo, kaya kahit na si Atong Ma, titignan natin ganun, kilos, ano, kilos Pierre, mga kaibigan. May ganun, kilos Pierre. Pero wala ho siyang in-extort. Wala ho kaming nabalitaan na nag-extortion si Atong Ma. Kaibigan niya lahat eh. Marami siyang kaibigan. Wala siyang kaaway. Merong umaaway sa kanya, pero hindi niya pinapatulan. Ayaw niya away. Pinagtatawanan na lang. Ito tal eh, kung magtawa si Atong Ma, talagang parang pinagtatawanan ka eh. Ikaw diba? Maiinis. O, lalo na yung mga listener natin abroad, ha? Palagay ko, mamimiss nila si Atong Ma. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Nakikinig pala sa atin yung napakagaling na singer. Ha? Ito magaling na, idol ko rin ito. Bukod kay La Arthur Manuntag, idol ko rin ito. Lintik ito, ang boses nito, ang ganda. Sino yan? Si Topper.
nanonood sa atin ngayon, nag-text sa akin. Ah, sa ano? Cable link. Ngayon lang siya nakapanood yata. Nasa linya natin, si Ginoong Boy de la Peña. Magandang umaga po. Hello? Nako. Eh, on the, hello? Hello, sir. Hello? Kung pwede po, pakitanggal nyo yung volume nung TV o nung radyo ninyo kasi may echo ho tayo eh. Ayan, sir. Ito po. Ininaan ko na, sir. Ayan, oho. Ano po ang sa atin, Mr. de la Peña? Sir, unang-una po. Gusto ko ipabot sa inyo na isa ako sa inyong tagahanga ano, sa Lapid Fire. Tagisaan po kayo, Mamboy. Sir? Tagisaan po kayo. Las Piñas po ako, sir. Isa akong retiradong Marines. Ah, Sorry. Marine o yung... Philippine Marines po o ano, Seafarer? Philippine Marines, sir. Philippine Marines. Gusto ko lang pong mag-komento kasi isa sa mga adhikain ng ating bagong presidente ay yung pagbabago ng sahanay ng mga pulis. Opo. Kasi ang unang-una nga, sir, na naging problema natin sa hanay ng mga pulis ay yung over-familiarization sa isang area. Mm-hmm. So, ang gusto ko mangyari dyan, sir, ma-suggest natin sa hanay ng kapulisan ay yung mass reshuffle ng PNP. Assuming na ikaw ay taga NCR, dalhin ka ngayon sa Region 9 para masahin ka dyan sa ulo, sa Basilan. Yeah, ganun ang plano ni, ano, eh, ni Bato, tsaka ni Duterte. Sinabi niya, pag kayo dyan sa Metro Manila, pulis, halimbawa, nasangkot kayo sa Kalokohan, itatapon sila doon sa Mindanao. Sa hulo. Gusto niyo maging yes, chief of police doon sa sulu, sa hulo. Yes, sir. Yan ang isa sa number one ngayon, na isang solution yan, na malaking solution ngayon sa pagbabago sa hanay ng kapulisan, yung alisin sa kanilang area at ilipat sa ibang lugar. From Region 1, daling ka sa 9, o Region 2, dalhin sa 10, mas reshuffle siya para sa pagbabago kung gusto talaga natin pagbabago. Tsaka maraming mag-re-resign niya, sigurado. Kailangan natin talaga dyan. Mag-resign, maraming mag-retard. Yan. Palitan. Kung ayaw sir pumunta ng Mindanao, eh mag-retard na lang sila kasi hindi trabaho ang kailangan nila. Tama. At tsaka ano, eh maraming naghihintay na mga graduate ng criminology. Yes, sir. Dapat pumasok, sir, kasi unang-una sa application pa lang, sir, ng pulis, eh. May kota, pala, eh. Malaki na ang corruption. Tsaka may kota, eh. May kota, sir. Kung wala kang isang susi ng BIOS o lang isang sasakyan, eh hindi ka matatanggap bilang pulis. Oo. May gaila pa. May kota na, may gaila pa. Yes, sir. So, yan, sir, ang isa kasi ako, sir, siyempre, alam nyo naman, sir, ang isang Marines ay kami ay nababad dyan sa Mindanao, kaya alam namin ang sakripisyo ng AAP. Oh, yan ang talagang ano AAP. Eh. Sumasabak sa ano, ito, nagtataya ng buhay eh. Tsaka yung pinakadisiplinado yan, Marine. Yes, sir. Kaya sa, ang recommendation ko talaga dyan, para sa pagbabago, yung mass reshuffle ng PNP personnel. Tama. Tama ho yun. Okay. Oh, Mamboy, salamat po sa inyo ha. Yes, sir. Maraming salamat po. At ako'y nagpapasalamat po sa pagtanggap niyo ng aking tawag. Ay, salamat. Okay, okay. Wala pong anuman. Salamat, ma'am. Salamat, sir. Thank you po. Nagliliyap na makomentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Oh, ito naman, oh, tinanin niyo si Erap Estrada, hindi mapakali. Kasi nga, nung pagkapanalo ni Duterte, di ba lahat ng kandidato dinala ni Erap, talo? Talo. Si Grace po. At saka, nilait niya si Duterte, ha? Pangdabaw lang yan. Pangdabaw ka lang. Wala kang pinis. Ako lang ginayon yan, eh. Gumaya lang daw. Ngayon? Ngayon, eh, nung manalo na si Duterte, inutosan niya rin yung anak niya. JB. Si JB, tsaka yung pamangkin niyang mandurugas din na si... Si ER. Si Asyong, ano? Asyong disqualified. Oo. Si Hari ng Gastos. Asyong Aksaya. Ngayon, eto ho eh, hindi yata umubra. Hindi hinarap ni Duterte. Mukhang tinabla. Pagkatapos ho, ito naman, lahat ng mga streamer, nagpakabitsera. Puro congratulations, kunyari. Dalawa mukha niya, isinasama niya sa mukha ni Duterte.
billboard yun. Hindi Stribel yun. Mga kaibigan, ho? Para makapag-sip-sip. Mm-hmm. Ito ngayon, mukhang hindi kumakagat ang mga patibong ni Erap dahil mukhang siya ang tinutukoy na sangkot sa drugs na mayor. Mm-hmm. At saka yung kanyang hepe na si General Rolando Nana. Kaya hindi pumapasok yung drive ni Erap na pang-uuto kay Duterte. Ang pinakahulihong pang-uuto ni Erap ngayon, kay Duterte, sumulat daw. At binabati si Duterte at ang nakalagay, Mr. President, I am the president before and you were the mayor of Davao. Now, you are the president and I am the mayor of Manila. Eh, ano ngayon? Ano ngayon ang kaugnayan nun? Nilalagyan niya ng kwan eh. Ng anggulo na pwedeng iganga. Para pumasok yung blingo niya. Kung paano papasok yung pang-uuto at pambobola niya. Kasi raw, kay Duterte niya raw gustong manumpa ngayon na mayor. Ha? Gagawin niyang mag-officiate ng kanyang out of office eh si Duterte. Eh, hindi ka naman nanalo eh. Papayag kaya si Duterte? Hindi ka naman nanalo sa Maynila eh. Nakaupo ka dahil pinuruklama ka ng mga kasabwat mo. Ginamit mo yung mga tarantadong yun, yung city fiscal dyan, na kasi ikaw din ang nagpa-appoint dyan. Kay Tugonon, kay Edward Tugonon. Eh, yan ang mga umupong kambasir eh. At saka yung sino yung superintendent ng eskwela? Cabral. Eh samantalang bago mag-eleksyon, namigay ka ng mga computer tablet sa mga school teacher sa Maynila. Hindi ka nanalo. Ang katunayan, may protesta ngayong kay Erap. Papayag kaya si Duterte na maging kasangkapan siya, naghahanap ng legitimacy si Erap. Para maging legitimate yung kanyang personality as pag sa pag-upong mayor. Eh, impostor ka eh. Gusto niya sumakay kay Duterte. Oo. Hindi, tsaka kinakabahan sila. Meron silang ikinatatakot. Kaya sila nagpupumilit na makadikit kay Duterte dahil hindi naman nila dala si Duterte. Inaglahi niya nga eh. Minaliit niya nga masyado eh. Na ikaw, pandabaw ka lang. At ikaw ay walang pinis. Kumbaga, bastos ka, di ba? Garapal, walang pinis. Pagdating sa babae. Alam mo, sinasabi ni Erap, nagkukwento ng kwentong kulangot, oh. Ano raw niya sa eskwela? Sabi niya, kilala niya na raw si Duterte, ha? Noon pa, noong nag-aaral pa lang daw ito ng batas. Eh bakit? Kaklase mo ba yan? Nag-aaral ka ba ng batas? Kung makapagsalita eh, tino mo ha, at naninirahan daw kasi noon sa barangay Corazon de Jesus, alin, yung Corazon de Jesus na pinalayas mo, pinasunog mo yung mga tao, yung mga bahay, sa San Juan, and he was, nung siya pa raw ang mayor sa San Juan, nag-aaral pa raw si Duterte noon, ngayon, ako nga, nakasakay ko sa jeep yan eh, kung sabihin kong ganon, ibig mo sabihin eh, meron na kami relasyon dahil nakasakay ko sa jeep. At tumira sa San Juan dahil ikaw ang mayor. Si Raul. Sana dinuktungan mo. Hindi totoo, pang-Davao yan. Pang-Pilipinas talaga yan. Sana dinuktong ni Erap yun. Gusto ko ulitin niya ngayon yun. Kasi nga po, mga kaibigan, nagsalita si Duterte nung minsan nga eh. May tinanong sa kanya, ito ha, tinan mo, makikita mong bias yung mga media, ha? Kundi mga siraulo niyan. Sabi ni Duterte, kung walang Erap, walang maghihirap. Akalain mo, pinalagpas nila yun. Binago nila yung tanong. Meron pa sinabi si Duterte. Hindi lang general sa Maynila ang tinutukoy niya, pati mayor. Sino yon? Mga kaibigan, at saka, mahigpit talaga paulit-ulit ang gagawing kampanya, ang diin ng kampanya ni Erap sa laban sa droga. Illegal na droga. Ba't nangangatog kayo?
Bakit bigla nagkaroon ng 10 kilo na inabandona? Bakit bigla na lang natagpuan yung isang ano, isang sasakyan na kunyari nahabol pa? Mm-hmm. Ano raw? Oo. Sinusundan na raw? Oo, kaya raw iniwan? Kaya iniwan, dahil nalaman nila, sinusundan na sila. Mm-hmm. Ang labo eh, sinusundan nila. Paano nila nalaman na sinusundan, alam ng tao na sinusundan sila? O yun nga eh. Ha? Kaya ako baka remote control yan, baka yan galing sa langit. Sino magsasabi sa kanilang alam na sinusundan kaya tumakas kung di sila magkakilala, kung di sila nag-uusap? Ganito ibig nila sabihin eh, alam ko na sinusundan na ko na ako. Ha? Kaya iniwang ko na yung sasakyan. Dapat ganun eh. Garapalan sa inyo extent. Yan. Oh. Halata. May kaya, statement yata si Duterte ng pagkadismaya tungkol dyan eh. Iling eh. Ha? Nako. Huwag nyo na kung ina pinag-ano dyan. O, kita mo na, ha? Eh, yun yata rin yung tinutukoy ni General Bato, eh. Mm-mm. Mga kaibigan, eh, na ito, may bagong offline katok, ha? Oo, katok. Hindi anya kami papasok sa bahay, bawal yun, eh. Kakatok kami. Pag lumabas, pakikusapan namin, tumigil na. Pakikatok nyo yung barangay, ano dyan, na barangay hall sa Loton, ha? Oo. Yun. Katukin nyo yan? Katukin nyo. Maraming makakatok dyan. Tsaka maraming may katok dyan. Katok-tok nga eh. Gagawin niyo. Nagnipa na yung mga ano dyan, Solvent Boys, diba? Shabu Adi. Nagpapakalat niyan si Bruha eh. Mm-hmm. Yung droga dyan sa Loton eh. Mm-hmm. Kanino galing yan? Yung binibenta mo dyan, pinakakalat mong droga. Ligayang Bruha. Ha? Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Mga hinduropot. Lolokohin pa si Duterte ni Era po. Ito, abangan natin, tignan natin kung magpapagamit sa katarantaduhang ito si President Duterte sa katarantaduhang iniisip ni Era. Saka pinadyari niya pa yung sulat niya, no? Di ba personal letter? Nakakahiya, di ba? Sabi pa, nagpapatawag pa eh. Siguro hindi siya sinasagot, hindi na-acknowledge yung sulat niya. Kaya, desperate move. Ipadyari na natin para malaman. I'm just a call away. I will always be there for your Ano kasi, James Taylor? Ha? Kanta James yun. Taylor, eh. Nga eh. You've got a friend? Ano yan? I'm just a call away? Mm-mm. Ha? I'm just a call away? Pangit kung mag-English, ano? Naiya ako minsan. Pag nag-i-English ako, ang pangit kung mag-English talaga. I'm just a call away. I will always be there for your administration. Nung kampanya. Nung kampanya. Pagdabaw ka lang. Si Grace po, i-boto nyo. Huwag yan. Pagdabaw lang yan. Pagdabaw lang yan. I'm just a call away. Tapos, 50 million shabu pound in abandoned car. kami nga, huwag niyong paglalalangan, General, kwan ha? Problem. General Rolando Nana. Nagtataka nga lang kami, mayroong police doon sa ano eh, sa Bohol. Mm-hmm. Inuli, yung chief of police, nirelieve siya. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Yung provincial doon, provincial police, hinuli yung drug lord doon sa kanyang AOR, sa kanyang area of responsibility. Kaya siya nirelieve. Kasi dapat siya ang makahuli. Mm-hmm. Ilang insidente na yan sa Maynila. Laboratory pati laboratorio ng droga. Ano ibig sabihin yan? Ibig mo sabihin, hindi ka sabuat dyan si Erap tsaka si Rolando Nana? Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Magbabasa muna tayo ng mga text. Ayan o. Dahil Biyernes ngayon eh. Basahin na natin yan. May bumabati Mr. Ramon R.J. Jacinto. Happy birthday. Si Nestor. Si Nestor. Sana walang
ibobroadcast ang mga giant network na yan tungkol kay President Duterte kung talagang iboboycott nila si Digong. E di ayan natin bumaba rating nila tungkol sa government news. Sino ba tinakot nila? Sabi ni Ed Santiago ng BF Homes, Quezon City. Tama yun eh. Eh kung may TV naman ang Channel 4, di bagsak nga naman ang rating nyo. Di wag nyo ibalita kung anumang istasyon kayo, yung mga walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero merong kinikikilan. Gusto ng tao, napapakinggan si Duterte. Ano kayo? media killing. Dapat, kung merong media stop media killing, meron ding stop media killing. Yung isa, isa lang ang L. Eh yung media killing na sinasabi nyo, dalawang L yun eh. Yung killing dun eh. Dapat, meron ding stop media killing na isa lang ang L. Kasi lagi kayo nakakiling. Saan? Sa pera. Diyan kayo nakakiling. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Si Era pa, makakabalik pa sa gobyerno kung walang korap sa media? Yun ang tanong. Kung wala yung tinutukoy ni Duterte na number 2 at saka number 3 combination criteria niya sa media classification ng media categorize media category. Kung wala yung number 2 at saka number 3, sa palagay niyo si Arab makakabalik pa sa gobyerno? Yan ang katunayan eh. Siya produkto niyan eh. Oh. Produkto si Arab ng corrupt media. Ayan, ng number 2 at saka number 3. Ayan, kasi may number 1. Kung may number 4 pa, hindi, pati yun. Yung number 4, yun yung pagsamahin mo, yung number 2 at saka number 3, yun ang number 4. Sa number 4 sila. Si Paul Panot, number 4 yan. Number 2 yan, at saka number 3 yan. Paul Panot, ano ba yung kanta? Yung Bumpanot. Bumtarap. Bumpanot. Oh, yan. We have become so politically correct and hypocritical that we are outraged when someone curses or whistles at a pretty girl, but we are oblivious to the daily tragedy of the poor eating pagpag. Families being torn apart when a parent has to leave for work abroad. Selling of illegal drugs thrive in many barangays. We pay government huge sums of car plates and services that are not delivered. Commuters spend hours on the road. Women forced by poverty into prostitution. Siguro yun, ano? Ha? Yun po. Ito naman, galing sa 9239. Okay sa akin ang isang pangulo na bastos magsalita, pero ang puso ay para sa taong bayan. At kumikilos para sa mga mahirap kaysa sa mga laki sa asyenda at mansion na maaarte at walang pakialam sa kahirapan ng nakakarami at inutil o kasabwat pa sa napakalawak na operation ng mga drug lords. Kaya unang order niya, taasan yung pensyon. Hindi yun mga eh. SS. Alam nyo, ang dapat na itong asahan natin kay Duterte, ako inaasahan ko rito, magkakaroon tayo ng katahimikan, kaayusan. Yun ang importante. Para maging panatag ang kalooban ng bawat mamamayan. Naligtas tayo, lalabas tayo, ang mga anak natin, alam natin makakauwi pa ng bahay. Di ba? Malinaw na pinagtutulungan si Digong ng mga dilaw na network at dyaryo. Hindi ako naniniwala dyan kasi yung mga yan, at tingnan mo, tama rin si Duterte. Nung tumakbo si Duterte, meron bang media? Wala. Nagbayad ba si Duterte sa media? Lahat nandun sa kabila eh. Doon may pera eh. Oo. Oh. tinaguyod lahat eh. Gratis sa kanya eh. Lahat doon may lagay. May lagay. May sa kanya may nag-cover din naman. Pero meron, hindi siya naglagay. Pero walang ano yun. Hindi. Walang tong yun. Hindi niya kukonsentrin yun. Ano lang yung assignment. Kaya, may assigned media kasi sa bawat presidential. Kaya nga downplayed eh. Yung kanya siguro nasa sa arrangement ng mga ng news eh. Sa kabila, ang dami. So, panghuli siya, kulelat siya.
Hindi lang yun dilaw, lahat yan. Pero halos di binibigyan ng pansin ang mga pagbabago na patutupad niya tulad ng 2000 SS, expansion increase, full transparency at 72-hour limit sa pagproseso ng papeles sa mga ahensya ng gobyerno. Yan o, inaabangan natin yan kasi maganda yan. Talagang yan naman ang ano eh, yan naman ang natural eh. Yan ang tama na dapat nangyayari. At yan, ginawa niya yan sa Davao. Tanggalin ang red tape, di ba? Hindi bola yan. Gudem, pag si Paul na ginawa niya, lambing lang niya yun. Common sense lang, media people. Huwag balat sibuya, sabi ni Luz Limin. Hindi, tsaka si Duterte, lalahanin niyo, may Bisaya yan eh. Oh. Eh, yung Bisaya, nakakatawa yan by nature. Nakakatawa yan eh, hindi ba alam? Oh. Tingnan mo si ano, si Yoyoy Villame. Tingnan mo si Jograd na nakasama natin. Nakakatawa eh. Di ba? Yung paraan ng kanilang pananalita kasi iba sa atin. Mga kaibigan, tsaka masayahin tao 'yan, mga Bisaya eh. Ano magagawa mo, di ba? Nung winawarak ni Pena yung mga pagkatao nila Jimmy Corona, Angel Reyes at iba pa, tahimik ang media. Yun nga naman, inayaan si Penoy na parang asong ulol na harapang mambastos at manira ng tao. Ngayon, panaykahul nila kay Digong. We want an action man, not a vengeful, spoiled, lazy asindero. Ayan. Vitaim, lapid fire, bilib ako sa inyong pananaw. Napanood ko yung presko ni El President, ang topic noon, yung media killing. Itong si Mari Sumali, atat na tanong yung magtanong, cabinet ni Duterte. Parang insulto kay Duterte, sinabi na nga ni Duterte na kaya siya, sila yung kinuha niya kasi tiwala na siya at makakaasa siya sa mga cabinet niya. Itong si Maris Umali, pasalamat ka na dinaan na lang sa biro sa'yo. Di ka pinahiya dahil sa insulto mong tanong sa President ng Pilipinas. Salamat, Gerald ng Batangas. Good day, Kuya Percy, Jenny, ganja po ng Marulas, Kawit, Cavite. Avid listener niyo po kami, nakikiramay po kami sa pamilya ni Kuya Atong Ma. Happy birthday, RJ. Have more birthdays to come. Good morning po sa inyo. Talagang tama kayo. Lahat ng tinura ni Digong ay tumpak at makatotohanan. Ito'y nagpapatunay na siya ay may katalinuhan at political will. Sa kasalukuyan, nakakahanap tayo ng tama at makatwirang leader. Thanks. June H. ng Antipolo. Ito pa sinasabi nila, si Duterte daw may katok. Di ba si Trillanes yata nagsabi na how lunatic, how will you deal with the lunatic commander-in-chief? Mga kaibigan ganyan talaga kapag kakakaiba ang ginagawa mo, pagka yung diretso ka na tao, sasabihin luko-luko ka. Abnormal ka. Marami na rin nagsabi sa amin yan. Na ganyan kami. Wala na po kaming oras, mga kaibigan. Kami po ay magbabalik sa Lunes. Magpapaalam na po kami. Hanggang sa Lunes pong muli, ito po si Rose Navenar. Ito po naman si Peter Talastas. Antabayanan po ninyo susunod agad ang mga pagbabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawa. Susundan po yan ang programang Sialala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Erap! Estrada! Nang yaman. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa pakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. This is 8Tri TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. 8Tri TV, Balita Express! Magandang umaga, nandito po muli ang mga balita sa oras na ito. Gobyerno nagtatag ng website para naman sa river flow monitoring. Nasaan din natin sa kasamang Nestor Cagitla magpapalita. Kasamang Nestor. Meron ng website ang pamahalaan para sa monitoring and management ng agos ng mga ilog sa bansa. Kasunod dito ng pakikipag-partner ng Department of Public Works and Highway, United States Agency for International Development, Water Security for Resilient Economic Growth and Stability Project. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Chingson sa pamamagitan ng Stream Flow Management System o SMS website, magkakaroon ng access sa record at mapa ng river flow station sa mga river station sa Region 6, Region 8, Region 9, Region 10 at Region 12. Ang limang rehiyon ay kilalang madaling mabaha lalo na sa panahon ng tagulan at bagyo. Inaasahan naman ng SMWS website na pangasiwaan ng Design Water Project Division na magiging fully operational sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Ito si Nestor Cagitla para sa DCRJ 810 83 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat kasamang Nestor Cagitla sa ulat na yan. 8Tri TV. Samantala sa ibang balita, hindi papayag ang CPPNP-NDF na dito sa Pilipinas gagawin ang pagbukas muli ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ang kailang hanay. Ayon kay CPPNP-NDF Founding Chairman Jose Maria Zizon, malalagay sa alanganin ang katayuan ng kailang mga negosyador kung dito gaganapin ang peace talks dahil magiging puntirya sila ng paniniktik daw umano ng AFP at PNP. Ayon kay Season, nais nilang isagawa sa Oslo, Norway ang peace talks bilang isang neutral country. Samantala, sa kaugnay na balita, tinututulan naman ng nasabing grupo ang balakin ni President-elect Rodrigo Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Pero sinabi naman ni Fidel Agkawili, tagapagsalita ng CPPNP-NDF, na kanilang igagalang ang pasya ni Duterte kung ililibing nga ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Samantala, sa NBA update, at kasalukuyan na mong ginaganap ang Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. 2 minutes na po ang nalalabi sa second quarter. Lamang po ang Golden State Warriors sa score na 49-41. At yan ang mga balita sa oras na ito. Tumutok lang po sa DCRJ 810 Tri Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Susunod na po ang programang Shalala. Ako po si Melchor Bendigan Balawas. A-Tri TV, Balita Express! A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service.